Jesus Christ. At the time he was betrayed, he looked immediately into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking the body and blood of Christ, we may be gathered into one with the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring it to the fullness of charity together with Francis, Buenaventura, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that we, the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, may be merit to be co-instant in the life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honors is yours forever and ever. Talents that God has given us, and we may teach others to do likewise, and at the same time we may excel in using them for our benefits and of others. Thank you.
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days and with the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress. As we await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ.
Panalangin para sa mga biktima ng extrajudicial killings, para sa kanilang naiwang pamilya at sa mga kaluluwa sa purgatorio sa pagtunog ng kampana sa ikawalo ng gabi. Ama naming nasa langit, sa inyong dakilang pag-ibig, nilikha niyo kami na inyong kawais. Pinagkalooban niyo kami ng buhay na dapat naming igalang, pangalagaan at mahalin. Buong kababaang loob naming hinihiling na patigilin na ninyo ang extrajudicial killings dito sa aming bansa. Kawaan po ninyo ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa Lee ng AJK. Naway ang kanilang naiwang mga pamilya ay magkamit ng katarungan, hindi mawalan na ikinabubuhay. Manatili nawa ang kanilang pag-asa sa inyong walang hanggang habag at sa buhay na walang hanggan. Ipagkaloob po ninyo na ang mga nagtutulak at gumagamit ng ilegal na droga ay magkaroon ng lakas ng loob na tumigil na. Gayon din naman, naway ang mga sumuko na at nagsusumikap na magbagong buhay ay muling makapagsimula at huwag mapahamak. Naway ang mga may kapangyarihan ay matutong magpahalaga sa buhay bilang kaloob ng Diyos. Naway maging instrumento sila ng pagliligtas at hindi maging sanhi ng anumang kapahamakan ang kapwa. Kasabay ng pagtunog ng mga kampana, ipinapanalangin namin ang mga kaluluwa na mga kapatid naming naging biktima ng extrajudicial killings at lahat ng mga mahal naming yumao. Sa inyong awa at habag, maranasan nawa nila ang walang hanggang kapayapaan at kagalakan kaisa ninyo sa kalangitan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, ina ng buhay, San Pedro Malungsod, San Pablo Unang Ermitanyo, San Martin de Porres, patron ng mga may sakit. We are partaking of the gifts of the sacred mystery, humbly imploring, O Lord, that what your Son commanded us to do in memory of him may bring us growth in charity. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated for some announcements. Una ay sa pagdiriwang po natin na dakilang kapistahan ang Kristong Hari sa darating po na linggo. So, hindi ko lang namin kahapon na yung misa namin sa Sabado ay doon namin gagawin sa holiday homes sa ganap na ika-anim at kalahati ng gabi. So, pagkatapos ng misa, so wala ko tayong misa rito bukas asal. Sabado ng gabi, no, yung ating anticipated mass, we will transfer it momentarily sa holiday homes kasi doon natin ilalagay yung Blessed Sacrament. Pagkatapos ng misa, 7:30, ay expose natin ang Blessed Sacrament. So for vigil, nagbibigil po tayo mula 7:30 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw sa kalamalan ng Kristong Hari. Yung lahat po ay nanya na makiisa sa pagdatanon sa banal na sakramento sa altar. Ito po pagdiriwang ng Christ na pinagsimula po noong 1921 sa pamagitan po ni Pope Leo XI para po sa intention na Thank you.
schedule natin ay as it is. Pangalawa, sa pagtatapos mo ng dakilang yubileo ng Diocese ng San Pablo, yung 50 years natin, Golden Jubilee, mayroon po tayong celebration sa San Pablo sa November 30. Wala pong limit yung inaanyayahan na mag-participate. Bagamat may ilang restrictions. Matulad po yung bawa na kung sino lamang yung makapapasok sa katedral, kasi yung katedral ay hindi yung kakasa kahit lahat. Pero naglagay naman po ang katedral ng LED projectors sa harapan ng patio at sa gilid ng simbahan. So, may limit lang po yung makapapasok sa simbahan. Total, 2 oras na po naman sa loob ng simbahan, gagamitin ng simbahan. So, ito po ay para sa pagkatapos na dakilang yubileo ang diocese natin. No? So, lahat po ay inaanyayahan. Ito may magsisimula sa ganap na ika-isa na hapon. May talk, and then 1:15, pagdiriwang ng misa, and then 1:00, talk, 2:15, pagdiriwang ng banal ng misa, 3:30, yung po grand procession. Noong martyrs ay minasabi, Father, sa akin dadalhin si San Martin. Kasi sinakay ko po sa Vika. Inuna ko na ako si San Martin sabagat yung mahiraman namin pick up ay available lamang siya noong Martes. So kaya dinala ko na ako sa San Pablo si San Martin, yung isa nating imahing na pinaposisyon. At yun ay kasama na 85 na parokya. We are 86 parishes in the Diocese of San Pablo ay ipoposisyon. Kaya po, inaanyaya ko po sa inyo kasi ito'y once in a lifetime na mangyayari. Ay, baka sa susunod na 50 years, ay huwag ko lang kung maaabot pa tayo. Siguro yung mga bata, baka makaabot pa sa susunod na 50 years, sa 100 years celebration. Pero tayo, ay baka hanggang dito lamang 50 years. Ang lahat po inaanyayahan. At kung gusto niyo sumama, ay kinakailangan ko makipag-ibigay ninyo yung inyong pangalan. Pakipag-unayan kayo. Kung kayo miyembro na organisasyon pang simbahan, ibigay niyo po sa inyong presidente. Kung hindi kayo miyembro na organisasyon pang simbahan, ibigay niyo po sa chapel coordinator natin. So, para po mailista natin kasi medyo may restriction sa sasakyan. Meron lang tayong 4. Bawat paris ng 4 lamang ang slot for parking. Pwede nyo naman na magdala kayo ng sarili ninyong sasakyan ng bela ay dadalino ninyo, no? Iahatid kayo bago mag-alas 12. Kasi alas 12, sasarado na po. Sasarado na po yung main road of San Pablo. So, pwede magpahatid kayo sa umaga. Pumunta na po na siya sa SM San Pablo, yung driver. Pwede rin po yun. Pero yung isla po natin may ayos po, ano, may ayos po ng Paris Pastoral Council. Kasi po, kailangan din po yung teaser. Para sa teaser, for security purpose. Yun po yung pinaka-aingin na rin natin, no? Yung teaser. So, kaya po, pinapahayag ko sa inyo at makasabihin ninyo ay hindi na pagbigay alam sa inyo
ay ito po ay open sa lahat. Kailangan, kinakailangan natin ang proper coordination. Yan po ay sa November 30, holiday po yun. Pangatlo, ay yung aking pumupo, eh may mga tulo na ho, ay kinakailangan po natin na ayusin. Kailangan po ay kinakailangan namin yung marunong mag-ayos ang pupo ay yung walang lugla. Kasi medyo mataas po yung aming pupo. Maraming nalulugla. So, baka may kilala kayo na nag-aayos ang pupo na hindi nalulugla sa taas ay ipagbigay alam lang po ninyo no, para po maayos natin yung pupo natin. Kasi hindi yung pwedeng pabayaan natin, masisira po yung ating kesame. Pangapat ay noong po yung pong inimitaan natin na makapagtiwang ng ating misa nung nakalipas na linggo sa kapistahan ni San Martin de Porres ay ang magalang-galang ng obispo, pero hindi yung siya nakarating gawa na yung kanyang kaibigang pari ay namatay. So, yun lang po yung pagkakataon na siya yung matalaw. Kaya po yung kanyang pinadala ay Vicar General, si Monsignor Gary Vitor. At napangin niya po sa umilia na maganda yung ating simbahan. Kaya lamang ay may kainita. So, para po solusyonan yung kanyang suggestion ay hanging garden. Siguro po ay mapagilay-gilay. Pero yung immediate na magagawa po natin para mabawasan po natin yung init, kasi po kapag umaga ay sampun na sampun tayo ng init mula sa araw. So kahit ng gabi, mainit pa rin kasi nga tumatagos, dumadaan mo sa ating salamin. Yung salamin natin ay nagmamagnifying lens, nagmamagnifying glass. So kaya po ang ating pinabala, yung pong itaas, yung clear na salamin. Yan po naman lahat ng cross. Pero ang gagawin mo natin, ito yung mga pag-ilay-ilayan natin na lalagyan po ng insulator, 3mm na, sorry, 10mm na insulator. Tapos po ay na layo na 1/4 na yung po na wallpaper, katulad po nito. Pero diyan po, lalagyan na namin ang insulator. At saka natin i-screw. So magdadagdag din po tayo ng andamyo. Kasi bahagi yung gagamitin din po kasi natin yung andamyo para po sa pagkasaayos ng ating bubo at saka yung po dito sa itaas. So ito po yung mga kailangan natin. Pwede po magbahagi kayo in kinds or in cash, in kinds, ay insulator, 10mm, 1/4 na plywood, marine plywood, or in cash. Yung pong ating 2,000 mahigit na natira noong nagpag-flooring natin, ginamit po natin dun sa gamit po natin sa tarpaulin natin, no, yung ginawa natin frame. So kaya po zero balance sa tayo ngayon. So ito po yung nais natin na tugunan. Hindi lang po rito. Pagkapag dito po ilang araw para maging pantay, lalagyan na rin natin ito. So, muli po. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. Magsitayo po kayo. The Lord be with you. And with you.
of our God. Thanks be to God.